Mahilig ba kayo kumain ng siling labuyo? Ha? Very hot pepper? Kung mahilig kayo kumain nito, magugulat kayo. Merong mga benefits din. Pero syempre, meron ding mga side effects. Tingnan natin, ha. At magugulat kayo, ha. Actually, even for doctors, magugulat kayo. Meron talaga siyang pag-aaral. Ang pagkain ng hot pepper ito, na-report sa American Heart Association to, ha. Na-report yan, 2020, isang malaking pag-aaral, nakita nila, yung mahilig kumain ng chili pepper, 4 times a week, ano mangyayari? Mas mahaba ang buhay. Ayan, no? 25% less namamatay sa sakit sa puso, 23% less mamamatay sa cancer, at mga 25% less mamamatay sa lahat ng sakit. So, lahat nagulat dito. Hindi nila ma-explain. Aside na ang sili, may antioxidant, may capsaicin, anti-inflammatory siya. Pero hindi ma-explain bakit ganun yung resulta. Tsaka malaking study ito. More than 500,000 people ang pinag-aralan. So, medyo proven siya. Unless may bagong pag-aaral magpapakita, hindi. So, nakakagulat. So, ako kasi mahina ako sa sili. May side effect ako dyan. Mahina tiyan ko eh. Kumukulo ako dyan. Pero kung kaya nyo, pwede pala siya. Marami siyang benefits. Mamaya na doon tayo sa side effects. Okay? Marami siyang vitamin C. Okay? 72% ang vitamin C ng sili. Pero yung mga vitamins niya, hindi ganun karami. Mga B, minerals niya, hindi ganun karami. Calories, mababa. Pero marami siyang antioxidant yan. May lutein, zeaxanthin, flavonoids, capsanthin, at yung capsaicin. Yun po yung nagpapaanghang sa kanya. So, 10 benefits, may mga pag-aaral dito. Number 1, para sa immune system. Kasi nga, mataas sa vitamin C, di ba? Gusto natin vitamin C antioxidant. 72% ng vitamin C, nakukuha mo na yung daily needs. May vitamin A pa siya. Pampalakas ng metabolism, di ba? Pag kumain ka ng sili, manghang, papawisan ka. Bibilis yung heart rate mo. Pati nga paghinga mo, mas maganda eh. Pati blood flow. So, boost metabolism. Pag bumibilis ang metabolism mo, mas marami ka na expend na calories. Mas bababa blood sugar mo. Pwede rin nga yan kung mataas ang blood sugar mo. Yan, capsaicin. Depende sa anghang. Pampaklear ng sipon. Okay, mga sinuses. Diba, pag kumain ka ng manghang, papawisan ka, lalabas ang sipon mo. Nakita nila, pag kumain ng manghang, yan, tanggal ang bara sa ilong. Okay? Hindi ko sinabi ito lang ang gamot. Ha. Siyempre, pag may sinusitis, may infection, baka kailangan mo ng antibiotic. Pero may tulong siya. Ha? Pampaklear. Pagdating sa sakit sa puso, may tulong din siya. Ito, meron siyang mechanism mo na naproprotect yung heart disease. Meron siya na-activate na isang TRPV1 channel. Nakita nila na maganda rin sa puso, low calorie pa siya, hindi siya nakakasama. Tsaka pag marami kang sili na nilalagay, baka less salt na ilalagay mo. Kasi siya na yung pampalasa eh. So, hindi na kailangan masyado matamis o maalat, o mamantika, yan ang pang-spice mo. Pwede rin sa utak. Ayan, no? Kita nyo, ha? May isang review, hindi naman ito mga big studies, eh. Ang pinaka-big study, yung pinakita ko kanina na pampahaba ng buhay. Pero ang mga studies dito, prevents Alzheimer's disease, Parkinson's disease, pati yung mga post-stroke ko, mga na-stroke na nahihirapan lumulon, nakakatulong daw yung sili. At yung mga may migraine, may tulong din daw ang sili, bawas sakit sa ulo. Anti-cancer properties. Sa mga maliliit na pag-aaral, laging positibo ang resulta ng pagkain ng sili. Parang napipigilan niya yung cancer cells, pati prostate cancer, oh, nakakatulong siya. Pero siyempre, pag may cancer, papacheck tayo sa oncologist, cancer specialist. Hindi naman pwede sili lang. Pero ang point is, hindi siya nakakasama. Okay, hindi siya nakakasama, pwede pa siya makatulong. Pain relief ito, proven to. Okay, pag may masakit sa katawan, actually yung capsaicin, yung component na maanghang masyado,
kasama siya sa maraming mga gel. Merong mga pain reliever gel yan eh. Na nilalagyan ng capsaicin para hindi sumakit yung mga katawan. Yan. So, pwede rin siya sa pain relief. Yan, nakita mo. Chili pepper inhibits pain. May capsaicin analgesic effect. Number 8, promotes weight loss. Diba? Siyempre, pag more metabolism, pinapabilis ang metabolism, mas pumapayat yung tao. Okay? Nababurn yung fat. Ito, pinakita ko yung pag-aaral na, di ba? Na 500,000 people na report sa American Heart Association, less heart disease na mamatay, 26%, less cancer, 23%, all-cause death na babawasan, 25%. So, nagulat ang maraming tao. So, walang makaka-argue dito unless may bagong pag-aaral na magpapakita na hindi pala. So, wala. So, siguro ba kayo mahilig sa maaanghang, mas mahaba ang buhay? A little more. Gano'ng karami dapat kainin? Dapat daw 4 times a week. Sa tiyan, may tulong naman siya sa digestion. Pero depende. Okay, nandito na yung side effect na tatlong problema natin. Tulad ko, meron ako irritable bowel. Pag hindi ka sanay sa sili, sumasakit ang tiyan. Okay, hindi matunawan. Yung iba, lalo nag-heartburn. Yung iba naman, lalong gumaganda yung ulcer. Yung iba, lalong lumalala. Depende. At pag sa gabi ka nga kakain ng sili, baka hindi ka makatulog sa mga hindi sanay. At yung iba, syempre, mag-ingat lang sa paghawak sa sili, pag pumunta sa balat, baka magka-rashes sa mata, bawal din. Nakaka-burn ng skin kasi nga matapang siya. Tsaka yung mga challenge, yung mga chili pepper challenge, hindi po ganun kaganda. Ingat po kasi nga pwede masugat dito sa lalamunan, sa bibig, sa esophagus kung sobrang tapang. So maganda sinasama lang sa pagkain natin. At pag nasobra ng anghang, di ba, meron silang gatas o tubig sa tabi, pangontra. So yan po, sari-saring chili pepper, sari-sari sa anghang. May mild hot, medium hot, hot, super hot. Okay? So kung bagay sa inyo, pwede nyo i-try. Wala namang masama, baka makatulong. Kung katulad ko, siguro magta-try ako paminsan-minsan. Kasama natin sa pagkain, yung pagkain ng sili. Salamat po.